ay hindi maganda sa tao. Maikli lamang ang buhay, mamamatay tayo lahat. Pero ang pakiusap ko sa inyo, huwag naman natin sayangin ang bigay na oras ng Diyos. Dahil ito'y hiram lamang. Gamitin na natin ito sa paglilingkod sa kapwa at sa kabutihan ng loob natin. Huwag po tayong masama ang ugali. Ito pong aking pangangaral na ang tao hindi magkaroon ng masamang ugali, ang formula ng buhay para umasenso. Sa dami kong napuntahang lugar, pinag-aaralan ko ang buhay ng mga taong may sinasabi. Ano kaya ang formula at bakit pinagpala ng Diyos ang mga tao ito at yung iba ay hindi? Mga kapatid, alam mo kung ano ang aking na-discovery? Yung mga taong may sinabi sa buhay, hindi sila madamo. Hindi sila nagtatago ng pagkain at hindi sila naglalak ng refrigerator. Walang magulang at walang taong hindi gustong umasenso. Pero kung gusto niyong umasenso, pero alam mo naman na magtakot ka, masama ang ugali mo, huwag ka nang mangarap. Hindi po ito mangyayari. Dahil hindi yan ang formula ng buhay. Ang formula ng buhay para ikay umasenso at gumanda ang buhay ay para makatulong ka sa iba. Kung hindi ka makakatulong sa iba, sabi sa pagbasa ngayon, paano ka nabibigyan at pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay, hindi kita mapapagkatiwalaan. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay mahirap, pero saksakan ang sama ng ugali mo, mamamatay kang mahirap. Dapat po itong buksan natin ang kaisipan natin at paglabanan ang ating sarili na disiplinahin na huwag maging madamot. May nagsabi sa akin, Father, paano mo malalaman ang madamot? Sabi ko lang ko, alam ko na yan. Mabaho ang kilikili. Sa Father, magkakaroon lamang ng zero waste management. Tuturuan ko sila, pumunta kami lahat sa putong. Ang unang instruction, ilagay lahat ang basurang nabubulong pag samasamahin. Tapos open pit. So ako nagtaos ng kamay. Sabi ko, Ma'am, mamamaho ko open pit. Pag kami nagsama-sama nabubulok, ang sabi sa akin ni Father, may sekreto dyan, yung aerosol. Anong ibig sabihin nun? May labasan at pasukan ng hangin. Sabi ko, bingo. Kaya pala, ang madadamot, yung tanggap lamang ang tanggap na hindi nagbibigay, mabaho ang kilikili. Dahil hindi nahahanginan, hindi nabunot at nagbibigay. Walang hanging na pasok. Kaya, yan mababaho ang kilikili. Yan ang number one na palatandaan. Madamot yan. Hindi marunong bumunot. Walang hanging na pasok. Ako po ay nagpapatawa, pero may kahulugan ang sinasabi ko. Mga kapatid, alam ng Diyos lahat. Kung kayo, wala namang tamad na batanggenyo, masisita. Pero kung ang pet ninyo sapat lamang, ibig sabihin yan, yung inyong trabaho, tama ka na ng tao, wala pa ko sinasabi. Tuwan-tuwa si mami sa akin. Bakit ako lang tawa? Natutuwa daw siya sa akin at mabango ako. Gagaling na sila. Anyway,
Kung kayo po, ang inyong pera ay tama lamang, ang ibig kong sabihin yan, hindi pa kayo nagagantimpalaan ng Diyos. Yan ay gantimpala lamang ng inyong natrabaho. Kung gusto nyong sumobra, kailangan may gantimpala galing sa Diyos. At papaano ka magagantimpalaan? Kailangan may gagawin kang karapat-dapat kang gantimpalaan. Meaning, tutulong ka sa taong hindi na makakatulong sa iyo. Kung ang tutulungan mo lamang ay anak mo, magaling ka lang sa anak mo, magaling ka lang sa kamag-anak mo, hindi yan gagantimpalaan ng Diyos. Dahil ang mga kamag-anak mo, pagka hindi nagkasakit, tutulungan ka rin. Ang gusto ng Diyos ay tumulong tayo sa iba. Bakit? Pumunta ko ako ng napakamayayamang bansa. Sweden, Norway, Netherlands. At tinatanong ko sila. Sabi ko, bakit ang yaman-yaman ng bansa ninyo? Sana ang Pilipinas ganun din. Ano ba ang sikreto ninyong mga taga rito? Isa ang kanilang sagot. Dito kami ay nagtutulungan. Mga kapatid, tumulong tayo sa wala. Marami po akong tinulungan at tinuruang tao para gumanda ang buhay. Isa ang sinabi ko, magpakain ka ng mahirap. Kami hindi rin noon mayaman. Kami normal lang din, pero gumanda ang buhay namin simula nung nakita ko ang sikretong ito ng tinatawag na pagtanggap ng gantimpala sa Diyos para ang aming buhay at grasya ay siksik, liklik at umaapaw. Balikan niyo ako matapos kayong magpakain ng mahihirap kung hindi kayo gagantimpalaan ng Diyos. Baka tayo kaya ganito pa rin ang buhay, wala pa tayong nagagawa para siya yung biyayaan ng langit. Binibigyan tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Madali pong pagalingin ang inyong sakit. Yung sakit mo sa puso, malabo ay yung mata, madali yan. Ang yung inyong mga bukol, mawawala yan. Sinasabi ko sa inyo, ang pinakamahirap mapagaling ay ang masama ang ugali. Hindi malang gamot, may lumapit sa akin pagkatapos ng misa, Father, tinatamaan naman ako. Kaliwat ka na sa iyong homily. Ihingi mo naman ako. Bakit? Masama ugali ko. Ako yung sinasabi mo sa homily, hindi ko makasundo ang biyanan ko. Tulagin ako dito, mawa. Tumatawa sila sa akin. Ay di, ang sabi ko'y okay. Hindi healing ang kailangan ng masasamang ugali. Ang kailangan nila ay exorcism. Alam mo ba exorcism? Yung pag-aalis ng demonyo sa katawan mo. Ang pagkakaroon ng masamang ugali ay parang isang sumpa. Dahil ito ay mamamana ng anak nyo. Kung ikaw ay masamang ugali, tiyak ang anak mo, gayang-gaya yan. At ang sakit nito, at ang sama nito, yung anak mo hindi rin magiging masaya sa buhay. Kaya nga sabi ko, napakamalas mo pag ang naging asawa mo, masama ang ugali. Aba, may lumapit sa akin, Father, mahihiyapan. Paano ko malalaman masama ang ugali ko? Sabi ko, ito naman, nagtatanga-tangahan pa. Alam mo yun. Sige na, Father, bigyan mo ako ng halimbawa. Kaya ako ito maiintindihan, eh pagka binigyan mo ng halimbawa, sa ako, buhay pa ang biyanan mo? Yes, Father, sa awa ng Diyos. Okay, pag ang iyong asawa tumulong sa kanyang ina, nag-away kayo, yan ang dahilan. Masama ang ugali mo, mukha kang pera. Eh nung paano na ang asawa ko? Ay napakamalas niya. Ikaw ang naging asawa.
At ang consolation na lang ng asawa mo ay pag namatay siya, diretso na agad siya sa langit. Ay bakit, Father, diretso agad doon sa langit? Ay kasi ang impyerno, naranasan niya sa lupa, asawa mo. Can you imagine? Magkaasawa ka ng masamang ugali. Kaya po ako bilang pare, ako pag may mangungumpisal sa akin ng masama ugali, nag-aaway na mag-asawa. Sabi ko, salamat po sa Diyos, ginawa mo akong pare. Wala akong biyanan. Kasi ang mga biyanan, karamihan ay pakialamera. Hindi po sila ilaw ng tahanan. Sila po ay mga anay. Alam mo, may biyanan na. May biyanan, kaya nag-aaway ang mag-asawa. Nanunulusol pa. Kaya ang mga biyanan ganyan, pag nakikita ko, ang dasal ko sa kanilang Panginoon, kunin mo na po siya. Yan ang turo ko sa mga manugang. Pakuha na natin kay Lord. Sabi nga, wala na raw. Ano, may pag-asa pa lahat sa Diyos eh. Ngayon, may pag-asa. Diba? Ang oras natin ngayon, oras ng himala. Amen? Amen. So, magdadasal tayo. Pumikit kayo.